Mga kakultura, nandito po tayo ngayon sa University of the Philippines, Diliman, upang isagawa ang malawakang programa ng National Commission for Culture and the Arts, Philippine Cultural Education Program, ang aming programang Dunong Katutubo. Itatampok po namin sa gawain ito ang pambansang seminar sa wika. Ang seminar po ito ay dinaluhan ng ating mga delegado mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at represented ang 17 regions ng buong bansa. Kaya po, pakinig po tayo sa segment ng mga usapin sa wikang Pilipino. Ang Graduate Diploma in Cultural Education ay isang programa ng Philippine Education, Philippine Cultural Education Program ng NCCA o ito yung PCEP. So sa GDCE ano ay meron itong apat na subject para sa isang summer na kung saan ay apat na linggo na guguguli ng mga mag-aaral ang apat na subject ng GDCE. So meron itong take na tatlong units at makakakuha sila ng 12 sa isang summer. At yung additional 4 subjects ay kukunin naman nila sa susunod na summer. So tuwing summer ginaganap itong pag-aaral ng ating mga piling scholar ng PCEP na kung saan ay mga kumuha ng entrance examination sa regional office. So meron tayo kamukha dito sa amin sa LCUP, yung pinaka-institusyon na nag-cater nitong program ay sa Region 3 Central Luzon yung testing area para sa ating mga guro. At mapapalad na pumipili ang PCEP ng 25 mga scholar upang makapag-aral nitong edukasyong kultural nitong GDCE ng PCEP. At pagkatapos nito ay pwede na nilang ituloy. So 24 units ang makukuha nila sa GDCE at ito ay itutuloy nila ano doon sa institution mismo na merong offering na tulad ng Master of Arts in Educational in Cultural Education. So nagiging matagumpay sila dahil natatapos nila yung kanilang masteral degree dahil sa tulong ng program na ito. So meron silang ano stipend ano na nakukuha ang ating mga scholar, 5,000 pesos. Ano, bukod sa nabayaran na ang kanilang tuition doon sa institusyon na nagpa-participate na i-offer ang program, eh meron pa silang 5,000. So, napaka-importante ano ng programa na ito dahil nagbubukas ito ng kamalayan ano sa ating mga guro tungkol sa kung ano ba ang edukasyong kultural. At pagkatapos nito, pag sila'y bumalik na sa kanilang mga station, ay nagagawa na nila ang pag-integrate ano sa lesson proper ng mga edukasyong kultural, mga icons na meron sa kanilang komunidad upang integrate at maging bahagi ng kanilang pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat dito, Pascual, na pinag-aaral. Magandang umaga po sa lahat. So, pandagdag na lang din po doon sa sinabi ni Sir, hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging scholar at makapag-aral ng GDCE. So, dito, ang klase naman namin ay mabibigyan ang lahat ng mga scholars ay mabibigyan ng pagkakataon na balikan yung kultura, malinang ang iyong kakayahan, maging aktibo kung paano mo maisa sa buhay sa pamamagitan ng pagtuturo mo sa pagbabalik mo sa inyong silid-aralan no, para maibahagi sa mga bata. So,
Ito ay offer sa mga public school teachers. Kaya lang nagkakataon na sa Region 12, ang HAI ay Notre Dame of Marble University. So, may isang slot para sa teacher na i-recommend doon. So, kaya naging ano ako, chance na talaga na mula sa private school ay nakapasok dito sa programang ito. So, maganda po ang programa ng GDCE. Marami po tayong malilinang na mga kakayahan na hindi pa natin nagawa noon bilang isang guro dahil nakasalalay lang tayo sa mga aklat na ibinibigay, mga modules. Pero kapag nandito ka na nag-aaral ng GDCE, mapupunta ka sa mga komunidad, maging mapag-usisa ka kung ano ang meron sa inyong paligid. So, dyan ako pa. Ang hirap talaga pag ikaw yung huli, no? Actually, hindi lang GDCE eh. May offer din na programa itong PSEP na tinatawag na GDTA, Graduate Diploma in Teaching Arts or the Arts, intended for students, teachers na nagtuturo sa Senior High School Arts and Design Track at Special Program in the Arts of Public School. So, regardless of nasa GDCE ka or sa GDTA, isa lang ang layunin niya eh, para mapagyaman at for yung cultural dissemination ba. So, gamit yung mga piling cultural icons na po pwedeng ipasok doon sa kung anumang content na binibigay ng DepEd or ng institusyon, ng university, sa mga syllabus nila, halimbawa. So, meaning, hindi po na yung limitahan sa MAPE lang or sa araling panlipunan ang pagtatapos o di kay pagpapasok doon sa GDCE at GDTA. So, pwede ito across subject areas. So, kaya nga dito sa GDCE, may mga scholars tayo na galing sa mathematics department, science department, araling panlipunan at kung ano pa. Para at least mabigyang linang at kalinawan itong mga teachers na ito na ang pagtuturo ng kultura at mga wika ay talagang saklaw niya or sakop niya ang lahat ng disciplines, including that of the special curricular programs ng Department of Education. Maraming salamat po. Ngayon, pinag-usapan po natin ang GDCE bilang isang programa. Maaari po ba ninyong ibahagi sa amin yung nilalaman ng kurikulum ng GDCE? Ano po yung mga gawain at proyekto na isinasagawa sa ilalim ng programang ito na lubos na nakapag-ambag sa inyo bilang mga guro, bilang mga manggagawang pangkultura na isang bentaha ng GDCE po? Simulan natin kay Binibining Jimenez bilang scholar at guro. Oh, kasi mapalad ako. Actually, homegrown ako ng PSEP. Dati akong scholar at eventually nabigyan nila ako ng accreditation na magturo ng Pedagogy and Foundation of Cultural Education tsaka yung Development of Culture-Based Lesson Exemplars. So, aside from the scholarship na binibigay ng PSEP sa amin, mga mapalad na napiling scholar, ini-involve din nila kami sa mga ibang programa tulad ng trainings na tinatawag na PEP, no? Tapos meron ding KGUMA, meron ding mga pa-contest para sa Department of Education na tinatawag na DIWANG. At most importantly, ang pagbuo ng isang samahan para sa mga cultural educators and scholars na tinatawag nating NACES or National Association of Cultural Educators and Scholars across Luzon, Visayas, and Mindanao. So para naman matulungan yung mga teachers na hindi naging scholar ng NCCAP-SEP. So at least matulungan namin sila para maging kasapi natin sa advokasyang ito. So, at nevertheless, of course, gagamitin natin ito. Mga estudyante din naman talaga ang dapat na makinabang sa mga gawain ito, di ba? So, we really encourage na doon sa mismong school kung saan nagtuturo itong mga teacher scholars na ito ay gagamitin nila at i-influensya nila yung mga non-scholars na magturo din na nakasandig sa sariling kultura at wika. Maraming salamat, Bogie ng Dali.
scholar at guru. So bilang scholar at guru ng sa amin, kasi nasa pribadong paaralan, so kahit may offer po mga projects tulad ng sinabi ni Ma'am Jonna na may sagisag diwang kultura na contest, may PEP na training, ang kami po sa private, wala po nun. Hindi po nag-participate sa mga ganitong bagay. So, bilang isa sa napakalaking challenge po talaga sa mga private school. So, ang sa abot ng aking makakaya, dahil sa isang, nasa pribado ako, so, yung mga cultural icons na natutunan ko sa GDCE, sa klase namin, yun ang ibabahagi ko sa mga estudyante ko. Kasi, sa ngayong henerasyon, yung mga bata, more on cellphones, ganon. So, yung mga sagisan ng kultura natin, nawawala na yun sa kanila. So, sa pamamagitan ng GDCE, muli itong naipakilala sa mga bata. So, hindi lang sa mga bata, kundi pati na rin sa mga co-teachers, ganon, na maisulong din ang kultura. So, across curriculum po, meron kaming vertical articulation at horizontal articulation sa mga curriculum guides namin na para maipasok po ang mga sagisag kultura, lalo-lalo na po sa lokal namin kasi hindi namin po alam yon. So, nang dahil sa GDCA, natuto ko pong mausisa, pumunta sa mga komunidad at maging marites, no? Kasi magtatanong-tanong ka. So, kaya masaya po talaga. No? Hindi naman sa mga buhay ng ibang tao o sa nakaraan ng ibang tao, kundi para sa magiging springboard mo, sa pagtuturo mo sa mga bata. So, masaya, marami kang matutunan, malilinang talaga ang pagiging guro mo. Tulad ng sabi ng isang teacher sa amin noon, kasi primary teacher ako, sabi niya, pag wala kang kwento, wala kang kwentang guro. So, nandoon sa kultura ng bawat bata, ng komunidad, ang kwento. So, para maging masaya ka, dapat alamin mo din. So, yun ang natutunan ko sa GDCE na curriculum. Marami kang mga bagay na ng mga guro no, namin. So, laking pasasalamat sa mga naging guro ng GDCE na naibahagi talaga sa amin ang mga bagay na ito. Okay. So, sa akin namang danas, ang mga aralin ano, na itinuturo sa GDCE ay una-una ay kung papaano ba palakasin yung kakayahan ng ating mga guro upang mailapit sa kanila itong siling at kultura. So kaya mayroong tatlo ano, na pangunahing mga aralin ang aming natutunan. Ay una ay ang cultural mapping. Pangalawa ay siyempre ay yung papaano mo ito ilalapit sa lesson. So yung paggawa ng lesson exemplar. At ang pangatlo naman ay yung pag-Filipinize at decolonize nitong mga icon na ito at maituro natin sa ating mga mag-aaral ang particular competency sa isang lesson. So sa cultural mapping ay talagang lumalabas po ang ating mga guro. Meron na po tayong 2,000 na mga sagisag kultura na pangbansa. No? So bukod doon sa reference na yon ay sabi kailangan din nating makita, matukoy ang mga cultural icon sa ating komunidad. Kaya naman sa pamamagitan ng GDCE ay nakabuo ako ng lipon ng mga cultural icons sa aming lungsod ng Malolos. So at ito ang naging pamantay ang mga referensya na kung saan ay naibahagi ko sa aking mga guro ano sa aming lungsod at inadapt naman ng aming division office bilang inobasyon itong mga local cultural icon na ito na aking ginawa. So, yung pangalawa nga dito ay ang pagdikha naman ng lesson exemplar. So, given na po yung ating mga lesson plan, subalit amin pong binibigyan diin sa ating mga guro na hindi dapat hindi ito ma-edit, hindi ito matignan o mabasa.
dahil merong mga lesson plan na ginawa sa ibang rehiyon at kapag ito pa rin ang gagamitin mo ay iba ang danas at kultura doon sa pinanggalingang rehiyon na ito. Kaya naman kailangan ay lagi kinokontextualize. At sa pamamagitan nga ng mga subject na itinuro sa GDCE ay nagkaroon ng kakayahan ang mga guro upang i-contextualize, localize at indigenize itong kanilang mga pagtuturo sa klase. At ang huli ay ang pag-decolonize na kung saan ay binigyan talaga ng armas ang mga guro upang mailapit sa kultura at sa kung ano ang yaman nitong mga icon na ito na nagiging malaking paraan upang mas mapalagahan at ma-appreciate, siyempre, ang siling at kultura hindi lamang sa kanyang komunidad na kinabibilangan, maging sa buong bansa. Salamat, Ginoong Pasko. Sa pagbabahagi ng tatlo nating panelista, nagkaroon ako ng overview kung ano po ang GDCE program. At sa bagay na ito, nakikita ko na yung GDCE ay tinutulungan ang ating mga scholar, ng mga teachers din, na matutuhan kung paano lumubog, makilanas, sa danas kultura na nasa kanilang mga komunidad, no? Kasi personally, para sa akin, may malawak akong ideya kung ano ang kultura, pero bakit ba lumalayo pa no, sa pag-aaral ng kultura, no? Kung meron ka namang sariling kultura, sa Marikina, meron kaming kultura doon. So, maraming salamat sa pagbabahagi at paglilinaw kung ano po ang programa ng GDCE. Ngayon naman po ay dumako tayo doon sa pagbabahagi ng mga tiyak ng mga karanasan niyo po bilang mga guro at mga manggagawang pansining. Paano niyo po nailangkap, nai-adopt yung prinsipyo ng GDCE sa inyo pong mga larang? Simulan po natin kay Ginoong Pascual bilang artistic director po ng mga teatro. Napakalaki siyempre, importante itong mga aralin na aming napag-aralan sa GDCE dahil naibahagi namin ito sa aming mga kapwa guro. So meron tayong tinatawag na unpacking, yung learning competency. So sa pag-unpack na ito ay nabigyan din sila ng pagkakataon upang matutunan at ma-integrate itong mga cultural icon na napakalaki ng magiging bahagi upang matutunan nila yung isang particular na competency. So, sa unpacking pa lamang ay binibigyan na namin ng pagkakataon ng guro upang kanila itong ma-contextualize. Sabi nga ay meron silang kakayahan at talagang karapatan upang i-contextualize ang lesson. At yan ay nasa RA 10533 na the curriculum must be culture-based. At nasa vision din at mission ng ating Departamento ng Edukasyon na gawing culture-based ang education. So, binibigyan natin ang mga mag-aaral, ang mga guro, upang bigyan ng kapangyarihan na sila ay mag-integrate ng mga kultura, mga icon doon sa kanilang lesson. Kasi ang marami sa amin ay natatakot. Dahil sabi nila ay kung ano itong nabinigay, ito ang kailangan ituro, ito ang kailangan ibahagi sa mga mag-aaral. Subalit, sinasabi natin na competency ang hindi dapat mawala. Kompetensiya ng MELCS, yung kakayahan na dapat matutunan ng bata. Pero kung paano mo ituturo yung competency, doon mo siya gagalawin. Doon mo siya pakikialaman. At doon mo i-integrate ang siling at kultura upang kasunod ng pag-aaral nila ng sarili nilang kultura ay natututunan nila ang kompetensiya na itinatana ng Departamento ng Edukasyon. Sa ngayon ako dun sa sinabi ni Sir Cora, ni Sir Pascual, na dapat nating i-contextualize siya. So, sa mga piling cultural icon, in fact, may inilimbag na ang NCCA ng 3 volumes ng
sa gisag kultura ng Pilipinas. That's more than 2,000 cultural icons. It's in a copy na hard copy. Meron ding electronic copy. So pwede itong maging sanggunian ng mga teachers na magtuturo na ginagamit itong mga cultural icons na ito. Hindi lang sumangguni dapat lang sa google.com, but mas maganda yung legitimo or legit na mga sanggunian sa sa mga cultural icon na talagang pwede natin gamitin. So, totoo yun. May mga principal na talagang dinidiin nila na dapat sundin yung curriculum guides or MELCs na binibigyan ng DepEd. Hindi naman natin sila binabago eh. Mas lalo na nating pinaganda ang delivery ng pagtuturo, no, para at least mas mapadali ang pagkatuto ng bata dahil ginagamit natin ang kanilang sariling kultura na malay sa kanila, meaning alam nila. So, hindi lang nagtatapos doon. So, gaya ng sinabi ko kanina, we would also want other teachers to do the same also. Na parang being a GDCE scholar, ikaw ay isang modelo din na doon sa school kung saan ka nagtuturo. At kung kinakailangan ang servisyo ng GDCE scholar doon sa pagpanday ng curriculum, gaya ko eh, tinatawag na din ako ng central office para sa pag-revise ng curriculum guide for MAPE sa music and arts. So, in fact, linunsad na yan recently. Tapos, kasalukuyan din ginagawa itong polisiya ng SPA or Special Program in the Arts. At talagang binabantayan ko kung paano idinisenyo ng mga curriculum designers na dapat nakatungtong ito sa sariling kultura. So sa konteksto ng kung saang rehiyon ito dapat gamitin. Kasi yung luma nating CG, aminin natin mga nasa DepEd, ang daming competencies na binabanggit doon na more than 10. So sa mga revision na ginawa namin lately, ginawa na lang 4 na competencies in one quarter to make it to really make it sure na gagawin ito ng mga teachers within the span of time. At mas lalong mapaganda ng teacher ang pag-a-unpack nito. So, halimbawa, kung gusto mong gumamit ng mga local cultural icons, matutukan mo siya kasi mas mataas na yung time na binibigay para doon. O maliban sa aming lugar, nandoon din yung minsan makapag-text ako, Ma'am Jonna, ganito yung sa Bisaya. Iba ka rin kasi yung nasa aklat mo lang nababasa or sa internet. Kaysa doon talaga sa lehitimong tao na mapagtatanungan mo. So minsan sa klase ko, kapag confused na ako, pamilyang Pilipino to be exact, no? So i-introduce ko ang pamilya ng Blaan, pamilyang Tiboli, kasi pareho din silang pamilyang Pilipino kasi may estudyante ako na ganun. So iniimbitahan ko na mismo ang pamilya, ang parent, para makilala din at magkapagtanong ang mga bata. At least valid yon kasi yun siya talaga. So sa klase ko naman sa college, kasi lang magsimula ang MTB-MLE, ngayong ika-fifth batch pa lang ng kurso, lahat na kumukuha ng Bachelor in Elementary Education, second year sila, ay may major subject na MTB-MLE. So, nang binigay sa akin ang curriculum, hindi nga in-assign lang sa akin, Grace, ikaw na magturo kasi cultural education graduate ka. So, ano bang meron bang topic or guide, curriculum, wala. Kung ano ang itinuturo mo sa 1, 2, 3 na MTB-MLE, yun lang din. So, ano nangyari, nagtanong ako kay Doc Sunny, Sir Sunny, ano bang mas mabuti dito? So, sabi niya, ituro mo nilang cultural education. So, ayun din. Sa first part, teaching mother tongue as a language. Sa second part, teaching mother tongue as a subject. So, dahil sa mga natutunan ko sa GDCE, itong mga estudyante, mga kolehiyo na nag-aaral para maging guro balang araw, cultural education na rin ang tinuturo ko sa kanila. So, pinaano ko din sila ng culture-based,
batay at mga ortografiya ng kanilang mga ethnic group. Lahat tungkol sa kanilang kultura para maibahagi din nila. Balang araw, pagdating na maging critic teacher nila ako kasi university, kami sa basic ed ang laboratory school. So magiging under ko din sila. Kaya mula sa curriculum ko sa elementary hanggang sa high school, kasi nagtuturo pa din ako ng high school. So naka-align na po yung culture-based pero nosebleed sa pakikipaglaban para isali itong gawing culture-based ang curriculum namin. Pero kahit malang sa ano na sali din. At para na rin lubusan kung maipakilala ang GDCA, naging anchor din ako sa isang radio station. So kung saan, cultural education din ang naging topic ko sa loob ng isang oras tuwing Martes doon sa amin. So kaya ay hanga-hanga po yung mga inisyatiba na ginagawa niyo po sa loob ng paaralan na tumagos hanggang sa komunidad. Sa pag-uugnay naman po ng paksa natin na pinag-uusapan, cultural education, sa seminar na sa tema ng seminar natin sa araw nito, batay po sa inyong karanasan bilang graduate at guro sa GDCE, ano-ano po ang mga maimumungkahi ninyo sa mga tagapagbuo ng polisiya at akademiko upang iba yung mapalakas ang edukasyong kultural sa bansa? At paanong aktibo makakalahok ang mga alumni ng GDCE, ang mga nagsusulong ng multilingual at multicultural na edukasyon habang kinikilala ang pagsusulong ng pambansang wika, gayon din ang pambansang kultura? Simulan po natin kay Binibining Jimenez. Gayon nga, yung sinabi namin kanina, makibahagi at maging directly involved doon sa pagplano, ano, lalo na doon sa curriculum, sa academe. So kung halimbawa kinakailangan ng serbisyo ng isang GDCE scholar sa pagbuo ng panibagong curriculum guide for DepEd or halimbawa syllabus ng HEI, mag-atubiling i-share ito. Kasi if we will do that, you would not be able to help only the institution, lalong-lalo na mas patulungan mo yung mga kabataan natin na hindi lang maganda or magaling or yung kagalingan lang mismo, no? But most importantly, mas matutunan nila also itong mga kultura, no? Cultural icons na dapat ituro across regions. So hindi lang sa sarili nilang lugar, but pwede rin nating alamin yung mga kultura ng iba. Pero dapat kailangan talaga dun sa sariling atin, di ba, nagsisimula. So, ganyan. Ginang dati. Okay, so sa akin naman, ano natin, bilang isang guro, dapat maging aktibo tayo sa pagtuturo natin. Tulad ng sinabi ko, huwag tayong sasalalay lang doon sa aklat na binigay natin. Labas din tayo, no? Kailangan tayo talaga yung personal na pumunta sa komunidad natin at magdokumento sa mga naging scholar ng mga GDCE. So, handa naman po kami na magtulong. Hindi lang po dito yung ano namin sa loob lang ng paaralan. Meron din naman sa mga munisipalidad, sa mga LGU, na kasi ngayon meron silang cultural mapping na sa mga ang iba't ibang munisipalidad para sa cultural assets nila. So, ang mga GD scholars naman ay tumutulong din para ma-dokumento ang lahat. So, hindi lang po nakabase sa aklat kung anong meron, sa internet kung anong meron, kailangan din pong lumabas. Okay. Mula nung mahiwalay, ano, yung sining at kultura at sports doon sa edukasyon ating sa Philippine education. So from DEX nga, ano, naging DepEd. So nagkaroon talaga ng napakabigat na challenge.
ang ating mga pinuno, ano, sa syempre yung mga yung ating organization, yung LCCA maging ang CCP para mapalaganap ang sining at kultura ng bansa. So tayo ano, nangangarap tayo ano na maging literate itong mga mag-aaral natin sa sining at kultura upang maging malikhain sila, mapagbago at tunay na maipagmalaki ang kanilang pagiging Pilipino. Kaya salamat at napakalaki ng bahagi ng PICEP sa pagkakaroon ng GDCE at GDTA upang itawid yung kakulangan ngayon na ito na nawawala sa DepEd, na dating nasa kanya ang kultura at ang sports sa DEX. So sa pamamagitan nito ay nabibigyan natin ng kakayahan, kaalaman at kagalingan ang ating mga guro upang maging literate itong ating mga mag-aaral at mapahalagahan ang sining at kultura ng bansa. So at dahil dito ay mas gusto pa natin ano na bilang recommendation na rin sa paggawa ng polisiya ay mapanatili itong programa na ito at madami pang mga guro ang maka-enroll at makatuto dito sa GDCE at GDTA ng PICEP. At mapalakas din yung mga organisasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao tulad ng NACES, Luzon Cluster na pinangunahan ko, magkaroon ng pondo upang ma-sustain yung iba pang mga programa ano ng PICEP at magkaroon ng mga follow-up, monitoring, evaluation kung epektibo ba at talaga bang ina-apply nitong ating mga graduate sa kanilang mga paaralan yung mga natutunan nila sa GDCE at sa GDTA. Palakasin pa natin ang ating mga tao, lalo na sa Departamento ng Edukasyon, upang mas madami ano, sa ating mga mag-aral ang tunay na maging malikhain at makasama sa mga pagbabago at maipagmalaki nila ang identidad nila bilang isang Pilipino. May dagdag lang ako sa rekomendasyon na sana naman, kasi public school teachers lang ito lahat, sana naman meron din naman sa private school. Kailangan din naman namin ng gano'n, ha? Okay lang, may isa. Pero sa mga scholars, pwede naman siguro may lima mula sa private school. Para matutunan din ng ibang mga itong sa eskwela na to, kasi mayayaman nga ang mga bata na nasa private school, pero kung ang teacher ay wala rin pong training tulad ng ganito na GDCE, na mga programa, paano po nila ma-i-integrate yung lesson, yung mga cultural icons sa kanilang lesson? Okay. Salamat po. Sa puntong ito, no, sa pagbabahagi ng ating mga panelista, makikita natin yung sinasabi na ginagampanan ng controlling domain no, na nabanggit ni Dr. Almario sa unang araw ng panayam, na ito mga controlling domain na institusyon ng pamahalaan, ang edukasyon, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga ito kasi sila yung kumokontrol kung paano itataguyod ang edukasyon, ang bansa. So kung, gaya na sinabi ni Dr. Rina, kung maglulukluk tayo ng mga, ano diba, ng mga mamamahala sa atin na nakasandig sa pagpapalakas ng sariling wika at sariling kultura, makikita natin ang mas maliwanag pang bukas. Pero dito sa panayam natin ngayong umaga, nakikita ko yung initiative, yung passion, yung pagmamahal para maitaguyod yung matatag na kultura at wika. Muli maraming salamat po Ginoong Pascual, Ginang Dalde at Pilipinang Jimenez sa pagbabahagi ng inyong mga paranasan bilang mga guro ng GDCE. Ngayon naman po ay palagay ko at sabi ni Ma'am, walang private school teachers dito. Pwede po bang itaas ang kamay ng mga galing sa private school?
Wow, so meron, ma'am! Nandito po ang FCCA Bicep. At narinig naman po ang rekomendasyon nyo. Palagay ko po ay mabibigyan ng pagtugon nito. Ngayon, dadako naman tayo sa pagtatanong at pagbabahagi ng reaksyon. Kung meron po tayong mga katanungan, maaari po tayong lumapit sa mikropono sa bahaging gilid at gitna ng ating bulwagan. Mayroon po ba katanungan? Ano po ang tanong ko po, specifico sa mga lugar na para mas buti po ito. Paano po ninyo minamanage yung pag-include ng cultural aspects at trends sa... Eh, paano po i-integrate yung ganun cultural diversity sa mga aspects na specific na lugar? Kasi yan din po yung maging concern ng mga tao kapag hindi sa language shares din naman po sa at pangalawa po, sa context naman po ng mga school na majority na indigenous, tapos pero may malapit na indigenous community kagaya po sa San Pico, tapos doon po sila pumapasok. Kailangan, paano po yung paano po yung para pag-integrate naman na kultura ng indigenous communities na hindi po po necessarily culture ng mga kasama nila. Yes, una, kinakailangan ay meron tayong gagamiting batayan. Kaya naman napaka-importante yung mga kalipunan ng mga cultural icon doon sa isang particular na lugar. Ano, dahil na doon sa meron tayo sa kasalukuyan na 2000 na cultural icon na may tatlong volume, ay ito ay pangbansa. Pero kung ating kailangan maging indigenized, ay yung mga cultural icon naman doon sa kanyang kapiligiran ng mga bata. Kaya importante na ito ay masaliksik ng mga guro, lalabas sila sa apat na sulok ng kanilang classroom at aalamin ang mga cultural icon na meron doon sa kanilang kapaligiran. At siyempre, pati ang mga kagamitan sa pagtuturo ay kung ano ang meron doon din sa kanilang paligid upang mas lubusan nilang maunawaan ang kultura na meron sa kanila at magamit itong kultura doon sa kanilang pagtuturo ng isang particular na lesson. Hindi naman lahat ng cultural icon nagagamit sa lahat ng oras, no, sa isang competency. So pipiliin lang natin yung angkop doon sa hinihingi ng competency para hindi magiging hilaw yung pagko-contextualize. So when you would rather use the process, then make sure na relevant itong prosesong ito doon sa gustong yung hinihingi ng competency na yun. So merong isang buong semestre po ang lesson na yan sa contextualization, no, sa GDCE. So, mas lalo siyang maintindihan natin. Sa madaling sabi, hindi po lahat ng mga cultural icons sa locality ninyo ay po pwede nating ipasok sa competency lahat. So, pili lang. Okay. Yung mga cultural icons naman namin sa Mindanao, ay ginagamit namin bilang springboard sa pagtuturo ng klase. So, halimbawa, adjective, English adjective. So, pwede mo, may celebration kami, Tinalak Festival. So, pwede mong gamitin ang festival bilang springboard mo sa klase mo sa pag-introduce ng adjectives. So, sa ganun, maano ng mga bata yung ma-appreciate yung fiesta na ginagawa sa tinalak doon sa lesson mo. So, kumbaga sa pamamagitan ng GDCE, tinuturuan ka kung paano mo maipasok ang mga cultural icons sa lesson mo para sa pagtuturo ng mga bata. So kung math, ganun din. Ang iba sa amin gumagamit ng midrib ng
niyog sa pag-measure kung ano man yung kanilang mga ano, no? Tama yung sinabi ni Ma'am Jona, hindi lahat ng cultural icons ay nagagamit. Piling-pili din. Depende din sa lesson mo. Depende din sa subject na tinuturuan mo. Po, from 2013 po, 2014, isa po akong recipient ng GDCE. Sa natatandaan ko po, no, sa maraming salamat sa ating mga panelista, no, sa pagbubukas na at pagbibigay ng pagbubukas para sa PSEP na program. No, napakalaking tulong po nito sa akin kahit po ako ay MAPE that time. Ngayon po ay nakakapagturo na po ako sa ibang mga tertiary institutions gamit ang cultural education na ito. Na PE, personal development, yung mga core subject at saka gen ed subject. Kasi po, ayun nga po, kapag ka walang kwento, si teacher walang kwenta. Totoo po yun sa elementary, even sa tertiary. Kaya ito po cultural education na ito, na program na nakuha ko po sa PSEP, kaya maraming salamat po. Hindi lang sa stipend, na talagang punong-puno po ng knowledge yung kanila po, iba't-ibang mga speaker ang kanila po na ibigay sa amin ng time na yon. Kaya yung pong lesson exemplar na sinasabi po ni Ginoong Pascual, tama po yun. Kasi sa natatandaan ko po, nag-flashback po sa akin. Yung pong pronoun tsaka noun ng mga English subject, ang ginamit po ng mga kaklase ko ay yung pagbalot ng suman. Hindi ko lang po maalala kung ano yung particular doon sa dahon na bakit may pronoun. And then, ang nakatatak po sa akin, na-share ko naman kahapon, ay yung first day, kahapon nga po yun. Yung first day, yung nga po yung sama na law. Kasi ang bata, hindi naman niya matatandaan ng mga formula, agad-agad, sama. Pero nang sinabi ng dinemo ng teacher, yung about doon nga sa law, yung sa lahat ng mga bundok sa buong Pilipinas, ang mga bata ay naging interesante. So nakalimutan nila yung formula, pero ang mga kultura at halaga ng mga bundok sa loob na sa Luzon at Visayas at Mindanao na sinabi ni teacher ay tumatak doon. Kami naman, very simple lang aming ano, dahil nabaguhan pa lang kami sa MAPE, ang kinuha namin ay ang mga pag-iigib, yung mga gawaing bahay, kasi nga sa anthropometrics ng physical education, sa yung mga paggamit ng mga poso, ayan ay may mga integrasyon ng science, kasi hinihingi ng mga department head yung integrasyon kapag ka nag-CCOT, no? So makaka-relay mga DepEd people. Sa COT, yung observasyon na kung saan isang beses o ay dalawang beses lang sinusukat ang DepEd teacher sa kanyang performance, na para kung ikaw ay very satisfactory or ikaw ay outstanding. So ang ginagawa ko, nag-inject po ako doon ng mga culture base na mga babase doon sa MELC ko. So ayun nga po. Ngayon nga sa SDO Nabotas may kwento rin ng bayan. Ay tamang-tama po, very timing po yung itong seminar na ito na kung saan naisip ko, kinukwento ko nga sa mga katabi ko. Apat na po yung learners natin. Bumubuhay sa atin ay ang mga bata. Pag walang bata, wala tayo. Kaya napakaganda ng program ng PSEP, no, para maging malikhain ng guro, maging initiative, mag-initiate ang mga guro. Kanina mga naririnig ko puro problem, issue, concern. Pero hindi naman po ako aktivista. What I mean, teacher tayo, yung problem palagi natin tatandaan may solution. So hindi natin sisisihin ang materials, hindi natin sisisihin ang lahat ng binibigay na sistema ng gobyerno. Although kailangan nating pumili ng mabuting mamumuno. Pero tayo, sa level ng mga bata na hindi nakakapagbasa ng matino, tayo yon. Tayo, no? Hindi natin sisisihin. Kasi kinuha natin ang profesyong pagtuturo. Narito na rin lang tayo, may mga ganitong institusyon na tumutulong linangin yung ating mga kaalaman, dahil lahat naman po may kaalaman, no? So wala hong bobo. Ibig sabihin, tayo yung mga instrumento para maging inisyatibo sa mga material na hindi sumasapat doon sa nakikita natin na dapat natin ituro. Kaya itong programang ito ay dikas na, kaya naging interesante kahit lahat po puro Pilipino, bakit nari ang pamapit? Kasi nga, ang isang guro ng wika,
guro ng lahat ng inisyatibo at malikhain ito dahil ako ay Pilipino. Kailangan po ako sa salamat. May ba tagline pa si Ma? My name, ako po ay si Rafael Tejero. I represent the Binungan Indigenous Cultural Community of the Division of Abraham, Cordillera Administrative Region, and I am the school head of Liquan Integrated School. Ngayon po ay hindi po ako magtatanong because ako po ay magbabahagi lamang po ng konti tungkol sa ating mga usapin o sa paksa simula patahapon hanggang ngayon. At gusto ko sanang magbahagi pa kahapon, ngunit hindi po ako napagbigyan ng oras sa parang po. So, napag-uusapan po natin ang mga tungkol sa wika. Of course, lahat po tayo kaya po kami nandito ngayon dahil sa gusto din namin na mapayabo o mapayaman ang aming kaalaman tungkol sa wika. We are very thankful po sa sentro ng wikang pambansa dito sa UP and of course the NCCA. Thank you for the opportunity na nandito po kami ngayon. At saka sa KWF, sana na gusto ko pong magtanong sa kanya kahapon. So, simula po noong 2011, nasa disiplina na po tayo ng Indigenous Peoples Education. So, marami po tayong mga efforts na ginawa tungkol sa wika, pagpapayaman sa wikang sarili nating wika and even sa sarili nating wikang pambansa. So in the Division of Abra, we have 11 languages. We are 11 ICCs or Indigenous Cultural Communities. And nais po namin ibahagi na bilang pagpapayaman po sa wika, meron po kami mga crafted working orthographies or nakamtan na po namin yung mga four minimas na sinasabi kahapon. Yung orthography, nakagawa na po kami ng mga dictionary, primer, tapos yung mga local stories po natin na bilang requirements ng komisyon ng wikang Pilipino na idokumento po natin ang mga wika ng mga wika natin at nais po naming matanong din sa komisyon ng wikang Pilipino kung hanggang saan na po tayo ngayon kasi kumusta na po yung mga na-submit dito ng regional office ng DepEd upang maisalin naman ang mga wika namin sa Division of Abra bilang official na mga languages dito o wika sa Pilipinas. So, kalakip po ng pagpapayaman ng wika sa aming pagtuturo ang nagawa na rin po natin ng mga indigenization, contextualization kasi nakabatay po lahat yan sa mga usapin hinggil sa Indigenous Peoples Education. So IPED, yung mga MTB, MLE, nakamtan na rin po natin ang mga efforts na to. Kaya masakit din ang ating damdamin kung ito ay nababaliwala ng mga kinakaukula ng ngayon, mga authorities na nagre-repiha, na nagre-repay sa curriculum. Kasi ang dami-dami na po natin mga efforts na ginawa. Tapos ngayon, nangangamba o nanganganib tayo na mababaliwala ito. Kaya kasama po ninyo kami na ipalaganap ang mga bagay-bagay na ito na maganda ang mga yung hangarin natin na payabuhin ang kultura. So, yan lang po. We give and kami lahat po dito ay mga nagsulat ng mga
mga four minimas. Ako po yung lead author ng mga orthographies in the division of AGRA, particularly po yung Binongan, at ako yung crush kahapon na primer, Binongan primer, bali likha po natin yun. So salamat at magandang umaga po. Salamat po, sir. Actually, sir, no, very timely yung inyong pagbibigay reaction dahil parang may inilabas niyo yun umaga na balita yung mukha yung revision sa batayang kurikulum. At totoo yung sinasabi ni sir na yung mga inisyatibang na isimulan na ng MPP-MLE ay huwag sanang mawala, masayang, dahil ito ay, katulad ng sabi sir, ang dami nyo na po palang ginawang mga pananaliksik at publication na lang po ito, no sir? So, upang maipalaganap yung mga pananaliksik po ninyo ay ipas po na sa publikasyon. Ang sentro ng wikang Pilipino po ay meron po kami dalawang jorna, so pwede po yung pinipasa kung ano man po ang mga panaliksik na naisagawa po ninyo. Muli, maraming salamat po sa ating tatlong panelista na nakasama sa umaga. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga delegado na dumating sa ating seminar sa pambansang seminar ng wika. At nagpapasalamat po ang National Institute for Culture and the Arts sa lahat sa inyo. At sana po ay may natutunan kayo tungkol sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino.